Tapos kinakatok yung pinakapinto. Dinig na dinig ko. Pari, gano'ng kalalim ang hukay niyan? Chinto-chinto. Nagbirit ka. Napahiyak na lang ako noon habang nagdarasan at nakasandal sa pinto. Dinig-dalian niya at lalaglag ko na yung puste. Kasunod ay narinig ko yung iyak ng kapatid sa kabila. At galit naguhuan na naman ni Mama. Tapos si Papa tumatawa. Napaupo na lang ako sa may pinto at ganoon nila ako nilunan. Tataas ang tataas. Sinabi ko kay Papa yung nangyari at sinabi niyang baka binibiro lang ako ng mga kaibigan ko. Kasi alam nila na matatakutin ako. Pinapaalis ako ni Papa sa pinto. Para wala namang bato, ano? Kung sino ang nasa labas. Wala na. Natawa ako para sa kanya. Kaya wala hindi na. Ako umalis sa pinto. Palang babaw, kung dami sa front door siya lumabas at umikot sa likod. Wala naman daw siyang nakitang kagaya dito, na sinasabi ko na yan ita sa bintana o bakas na may kumalampag sa pinto. Baka nga raw, mga kaibigan ko lang. Hindi masaya ang Pasko ko nung taong yun, Sir Nep. Hindi rin ako makatulog kaya namalayan ko na lang na maagang kumising si Papa. Noong lumabas na rin ako, kunay, matatapos na yan. Kung nasaan siya, ay nakita kong nag-e-escoba siya ng pintuan. Tatayo na natin. Hindi ako nagtanong, pero hindi rin siya nagpaliwanag o ano. Sigurado akong may kung ano talaga roon sa pintuan. At binubura yun ni Papa para hindi na namin makita. Hanggang ngayon ay hindi niya sinasabi kung ano meron doon na nanakot sa akin ang Pasko. Ilang beses ko siyang tinanong, Sir. Itong steel man ko, nakakulay black. Niya lang, ay huwag ko nang alamin. Nakakap ng puti. Tip, pwedeng gamitin yun dyan. Yung pinag-apat mo. Gamit ang tinidor. Halos bumaliktad ang sigura ko nang mapan.